Ay, mga best ko, gising ko lang. Hindi lang. Ay, mga besi ko, makagigising ko lang. Medyo kani-kanina. Tapos, may mga, marami kasi nang tatag sa akin sa isang post. At, nagulat ako. Kaya, yun. Wait lang. Okay, yun. So, sisimulan ko na po. Kagigising ko lang at may nakita akong post. Ang dami nagko-call out sa amin. Kasi nabisi ako kahapon eh. Andito kami sa Toro de Palacio at naglinis kami. Ang dami nagko-call out sa akin sa viral na post ngayon. At syempre nadama yung Toro family. Kaya ito po, nagkasalita ako. Hindi naman ako para, alam mo yun, parang gumawa ng gulo o sumabay. Actually, about sa issue na to, wala talaga akong plano magsalita dito. Pero, syempre, alam niyo naman pag nadadamay ang pamilya ko at ang nadadawit ang pangalan ko, may karapatan naman tayo na mag-explain kung ano yung totoong nangyari. Okay, so, unang-una, good morning po sa inyo. Pangalawa, gusto ko lang po i-clear na yung nagpa-viral po na post ngayon, mag-name drop po ako, tungkol kay Mary Ann, ay hindi po totoo na nanay ko po siya. Doon ko po na i-clear. Hindi ko po nanay, biological mother, si Mary Ann, Victory Faustino. Ganon. Kasi hindi ko alam kung pagkakasunod-sunod. So, hindi po siya ganon. Pero bilang may na-experience po sa kanya, at ang dami nagmamakawa sa akin na talagang begging talaga, nagbe-message, nagulat ako pagising ko na nagmagsalita ka naman, Mami Oni, ano ba yan? Ano ganito? Ano ba yung pinapromote mo? Ano bang nangyari? Nanay mo ba talaga yan? Bakit ganito? Bakit ganyan? Kasi makikita nyo siya sa ibang mga videos ko at sa ibang mga videos ko. YouTube, wala na FB ko eh. So, wala na FB ko dati yung page ko. So, magugulat kayo. May mga pictures din ako. Post ako na magkasama kami. So, sisimulan po natin siya. So, itong part na to ay storytelling. Gusto ko lang din kasi syempreng mabigyan ng linaw lahat para sa pamilya ko, sa pangalan ko, at syempre sa taong na-involve dito. Sabi yung kabog ng puso ko, sobrang lakas niya. Grabe. So ito po, magkasalita ako bilang tulong sa ibang mga nagsasalita rin. Ganito po siya. I-explain ko po. Way back 2020 po, nakilala ko po si Inay Mary Ann. Yan. Nakilala ko po siya. Again, hindi ko po siya biological mother. Wala po akong sinabing ganun sa kahit anong videos ko, wala po. Ang tawag ko lang talaga sa kanya inay at pinapakilala ko siyang aking inay. Kasi talagang nag-earn kami ng ganung band. So, simulan natin kung paano ko siya nakilala. Ganito po yan. Kami, okay kami. Siyempre, alam niyo naman kung paano kami. Vlogging. Then, nagulat kayo bilang sumipot. Eto yan. Okay? Ang nangyari po nun, tumawag sa akin yung dati kong kaibigan na si B. Alam niyo naman na hindi na kami nag-uusap ngayon. So, tawag siya sa akin, B, magkano daw magpapromote ng ganito, ganyan, ganyan, ganito. Sabi ko na ako, pag politics, pag ganyan, ayoko. Kasi sabi ko, natatakot ako sa mga ibang ganyan. Lalo na pag, alam mo yung, syempre may pamilya ka, lalo na pag hindi mo naman talaga alam. Hindi ko naman sinisiraan ang iba. Pero ang point kasi noon, yung time na yun, nakakulong yung gusto nilang ipapromote ko. Sabi ko, magkano daw, bibigyan ka ng bahay ng ganito. Sabi ko, hindi pwede yun. Kasi kahit naman maibigay yung bahay at ganito, syempre may pamilya ako na pinoprotektahan ko. Kumbaga, kung magpapromote ako siguro ng sa politika, kung sinong tatakbo or what, siguro may ano din, pwede may masabi ang tao kasi hati ang tao, pero hindi naman to the point na yung talagang taong nakakulong, na proven na ganito, na ganyan, mga ganon. So, ako, wait lang. Eh di, ang kulit nila, ang kulit ni, ni B, sabi niya, okay, ganyan, ganyan. Tapos hanggang sa, ayoko, sabi ko, ng ganyang gulo. So after nun, sabi niya, ay alam mo ba, galing ako dun kay, inay. Ganto siya, sobrang cool niya, sobrang okay siya, sabi ni B.
So ako naman, ah, okay, ganyan-ganyan. Tapos sabi niya, alam mo ba, sobrang magkakasundo kayo. Wala na yung usapan na pag-promote-promote kay, bagitin na natin, kay FLM. Wala na yung usapan ganon. Sabi ko, ah, talaga, sabi niya, alam mo, sabi niya, di ba stress ka rin, kailangan mo nakausap, di ganyan-ganyan. Alam mo, gusto ka niyang tulungan, ganyan-ganyan. Sabi ko, ah, talaga, gasta nagdaan pa yung mga ilang araw. So ako parang nainganyo ako kasi, ay, be sobrang bait talaga. Ganito, ganyan-ganyan, etc. So ako naman, oh talaga, sige, kahit dalawin mo lang, kahit dumaan ka lang, saglit lang. Kasi tiga mo, binigyan niya ako ng ganito, ng ganyan, ganyan. Gusto ko lang talaga niyang ma-meet kasi sobrang fan ka niya. Talam niyo naman ako, syempre, parang, ah talaga, ano na, tawag dito, malayo na sa edad ko, tas fan ako, ah talaga, ganyan, ganyan. Oo talaga, dati pa nga, pinapahanap ka niya, ganyan, ganyan. So ako naman, sabi ko, sige, wala namang masama na dumalaw ako nung time na yon. Eh, nung time na yon, alam ni Bion na hindi po kami nagkakasya. So, yung lola ko, ganun, ako lumipat ako sa isa naming bahay, etc. Ganyan, ganyan. So, nung problema ako sa bahay, ito na. So, napunta ako sa bahay nila, sa may Quezon City. Kasi, south kami noong time na yun eh. Pagkarating ko doon, ay, hello po, ganyan, ganyan. Ay, ito si Ina, ito si Tony Fowler, hello, ganyan. Then, pag-akit ko sa kwarto niya, ah, dito akit kayo, ah, pwede pong umakyat, ganyan. Ah, po, pwede mag-yossi, sige, tara, go, push, chika-chika, ganyan. Alam nyo ba, na 5 minutes pa lang. Ayan, nag-okay na ba? Clear ba ako? Pacheck ako kasi nag-data na lang ako eh. Clear ba ako, guys? Sorry yan, yung internet ko kasi eh. Pacheck naman. Nag-okay na ba? Sorry. Hindi yung ano ko. Pacheck nga ako. Tignan mo nga yung... Wait lang. Gumagalaw na ba ako? Nagkakapagsalita na ba ako? Okay na ba? Kasi bigla na lang po ako nag-data. Lag pa rin ba ako? Okay. So, siguro naman mararecord to. Baka malabo lang ako ngayon sa inyo. Ganyan. So, eto na. Tutuloy ko na yung kwento ko. Isa po akong ano. Guys, wala nagko-comment. Lag ba ako? Lag ba ako, guys? Check ko nga. Wait lang nga, check ko para hindi sayang yung pagkukwento ko dito. Mamaya, kuda ako ng kuda. Wala pala akong kausap eh. Ayan, okay na. Nakikita ko ng ano. Okay na. So, going back sa kwento ko, ang nangyari, pumunta ako doon, so 5 minutes pa lang, nagulat ako, nakwento na pala sa kanya ni B yung problema ko, which is kailangan ko ng mas malaking bahay. So, ah talaga, sabi niya gano'n, ay, problema mo doon bahay ah, ganyan-ganyan, etc. So, ako naman, ah, yes po, ganyan-ganyan. Walang problema, alam mo ako ang inay ng ano, ako ang inay ng gantong lugar, tutulungan kita. Dito may bahay ako dyan, ganyan. Ah, sabi ko, sige po, at talaga ganyan. Magkano po yung rent? May bahay ako sa Quezon City, ang dami kong bahay, etc. At pagpasok ko po sa kanya, again, 5 minutes pa lang, inano niya agad ako, nilagay niya agad ako ng anak. Mayaman ako. Walang problema dyan, mayaman ako. So ako naman, hindi pa ako masyad nakapagsalita. Uy, anong problema mo, bahay? Sige. Ano, may bahay ako dyan, madami akong properties, etc. Kasi may mga nahuhugot ako na sangla sa akin na hindi na nakapagbayad, etc. So ako parang, wow, grabe naman. Parang, may ganito ba talagang tao na, ala, 5 minutes ko pala nakausap, talagang goods na, ganyan-ganyan. Hanggang saan nangyari after nun? Papaisiin ko na, kasi pag kinuwento ko to ng sobrang buo, sobrang haba nito eh. Hindi na po na-focus dun. After po nun, eto galing po to sa puso ko ah. After po nun, dun ko nalaman na yung mga kwento na ang dami niyang tinutulungan. As in, na-witness ko talaga, totoo naman, na may nagpupunta dun, mayroong may sakit yung anak, tutulungan talaga niya, binibigyan niya ng pera, binibigyan niya ng panggamot, binibigyan niya ng allowance, ganun siya. Talagang ano, talagang nakita ko sa kanya mapagmahal siya. As in, maraming pupunta sa bahay niya, maraming nagpapadala ng pagkain, nagpapasalamat sa kanya. So ako, napakabuti naman ng puso ng taong to. Noong point niya, gusto niyang makatulong kasi galing siya sa hirap. At mayaman nga daw po siya. So ako parang nakakabilib hanggang sa nakakasama ko siya palagi. Hindi dahil sa pinangakuan niya ako ng bahay, ayokong maging plastic. Siguro na ano ako na wow,
nagano yung mata ko na, wow, ang galing eh. Kasi isipin mo, napakamatulungin mong tao. Hindi mo pa ako ganun kakilala. Kahit napapanood mo ako sa vlog, bibigyan mo agad kami ng bahay na paparent. As hanggang sa dumating sa point na, alam mo, kahit wag mo na i-rent eh, basta mag-usap na lang tayo, basta ilagay ko lang sa pangalan mo yun, matulungin ako na. Wala lang sa akin yan. Hindi ko madala yan hanggang sa pag namatay ako. So ako parang, ay, ang galing. Ang galing kasi, ang buti ng puso ng taong to. At again, na-witness ko po na may mga tinutulungan po siya. So eto na. Pumasok na yung pagmumunta ko sa kanya. Eto ah, kiklear ko lang din ulit. Yung pagiging close namin, unti-unti, araw-araw, para akong nahuhook sa kanya. Hindi parang, nahuhook talaga ako kasi kiklear ko din po sa inyo na hindi lang dahil sa bahay ang nag-iusapan namin. After namin mag-usap noon, hindi na namin siya napag-usapan. Sobrang naging close kami kasi yung pagpalamura niya, nakakatawa talaga siya. Sobrang nakakatawa, sobrang masaya siyang kasama. As in talagang napamahal talaga ako kay Inay Mary Ann. Ayoko po maging plastic, talagang minahal ko po talaga yung tao. Talagang gusto ko siya lagi pinupuntahan kapag gusto ko mag-good vibes kasi ang saya-saya niyang kasama. Ang saya-saya niyang kakwentuhan. Ang saya-saya lang, yung friendship na tangin ng taong to, ang saya, sobrang cool. Sobrang, yung mga usapan namin, biruan, sobrang okay talaga. Ngayon, ayan, mas okay na dito. Oh my gosh, nakawalan ako ng signal, sorry. Mag-move ako dito, sorry. Upo na lang ako sa lapag. Ah, pasuhin naman ako ng table. Wait lang ha, sorry. Nakawalan ako ng signal, wala akong internet, sorry. Lilipat lang ako. Ayun si Be. Salamat, Be. Upo na lang ako sa lapag. Okay. Ay, ang baba ako masyado. Ang baba ako. Ayan, pingin na lang ako ng upuan. Sorry guys, wait lang. Wait lang po. Isa pa ako, please. Sobrang nagre-reconnect po kasi talaga siya. Kasi dahil nga, alam niyo naman, di pa kami nakakalipat dito sa Toro de Palacio at, Okay. So, ganito po. Asa na ba yung story ko? Nakalimutan ko. Ayun. So, okay kami. Maayos kaming magkausap. Kaya lagi kaming sobrang okay. Gusto ko pong i-share to sa inyo dahil gusto ko lang din po makita niyo yung inside and kung ano lang yung post. Again, naging close po kami. Dumating po sa point na wala po ah, mula po nang usapan namin sa bahay, hindi na po namin napag-usapan. Pero sobrang pagmamahal ko po sa kanya, lagi ako nandyan, lagi ako pupunta sa kanya. Tapos dumating pa sa point na, ito po guys ha, patunay na mahal ko po yung tao. Balat ko to eh, katawan ko to. Ito po yan, pinatato ko po siya. At hanggang ngayon nandito yan. Kasi solid yung samahan namin eh. Wala po akong involved, hindi po ako involved sa kahit na anong work niya. Wala pong kahit na anong ganun. Puro pagkakaibigan lang. Puro friendship, puro pagmamahalan lang kami. Usap. Anong time na nag-yosi po ako? Yosi hanggang umaga, kwentuhan dito, kwentuhan dyan. Wala po akong nag-iusapan sa work. Hindi ko rin alam kung paano siya. Basta wala kaming, man involved, wala. So, ito na. At gusto ko din po i-clear, sorry, na nandyan po siya sa akin nung panahon na na-down ako, nagka-problema kami ni Rob. Nasa kanya ako, sa kanya ako pumunta, gusto niya safe ako, talagang umiiyak siya, gusto niya na sa safety ko, ganun. So may mga kumakalat po na, si Tony, ano yan, pumera lang yan kay Inay, tawag dito, marami kasi siyang nakinabangan. Guys, may mga kumakalat po na ako, mapagbigay ako, pag alam niyo na parang, hindi po dumating sa point na, hindi ko kasi biglaan lang to eh, pagising ko, biglang, at naramdaman ako na kailangan ko mag-live. Kung may susumbat man po sa akin, ang ibang tao, ang pamilya niya na itinulong sa akin, is number one, ito po. Yung condo po na nila sa Eastwood, is tumira po ako doon for 3 months. 3 months po yon. At nagpilit po ako na magbayad ng kuryente doon kasi nga hindi kami kasya sa bahay namin. Dahil lola ko, etc. Alam niyo naman yon. Ako lahat. So ako yung nag-move out. Kailangan ko mag-adjust para sa family ko. For 3 months. At ang 3 months po na yon, sabi ko, ako magbabayad ng kuryente. Again, ayaw niya. Sabi niya kasama ko sa budget ko yon. So again, pinilit ko po yon. 3 months na ako magbayad, pero hindi. Tumira po ako for only 3 months. Yun lang po. Pagkasama ko po siya, ang nangyayari, doon, syempre, sa bahay nila, may pagkain, ganon. Yun yung pinaka-alam ko na may susumbat sa akin. At isa pa, i-clear ko lang din na may isa pa palang ganito nangyari. Tatandaan ko talaga lahat, detail by detail yung iba. Na nag-ano po kami, nag,
SNR kami. So, hindi, akala mo naman si Mami Oni, dyan-dyan lang ako, hindi ako nag-SNR. Then, pinag-shopping niya kami, sabi ko, oh, Ate Maria, huwag tayong kukuha ng madami, nakakaya. Kasi gusto lang niyang ipag-grocery, para daw kay Tayrona, ganyan-ganyan. Then, umabot na magkano, pero hindi lang kami nandun, pati yung family niya. Then, may pumuntang tao, nag-swipe ng credit card, hindi niya credit card. So, ako wala akong alam sa mga ganyan. So, ito na, sa magandang pagkasamahan namin, gusto ko pong i-clear ang Toro family at ang pangalan ko, na hindi po siya nakapirma sa aming management. Nagkataon lang po talaga na nung nagiging okay na siya, talagang, ah, gusto ko din siyang tulungan pabalik. Kasi parang, lagi na lang daw siya niloloko ng mga tao, ang dami na daw niyang tinulungan, tas kupan lang, tapos, alam mo yon, ah, talaga, ganito ginawa sa'yo na ganyan, ah, talaga, ginamit ka lang, ah, talaga, pinirahan ka lang. So, ako po ang nagpresenta na, Nay, tulungan kita sa social media. Post-post kita, kasi syempre ikaw ang inay, ipopost kita na, tara, ano tayo, content-content tayo, kasi kung paano ka lang, palamura ka, nakakatuwa ka, ishare ko lang na inay-inay kita, kasi inay naman siya ng lahat, at lahat po ang tawag sa kanya ay inay. So, ako, share-share kita, ako po ang nagpresenta nun. Kasi, gusto ko matulungan yung sinisimulan niya mga business, kasi ang dami niya nga tinutulungang tao. So again, hindi po to dahil sa, ay, sisip-sip ako kasi yung sa bahay. Never na po namin yung napag-usapan. Nagdaan ng ilang buwan, nahi, tulungan kita, video-video tayo, ganyan. Para yung sa business mo na skincare, ganyan, umangat din. Alam mo yung tulungan tayo, kasi ang bait mong tao eh. Alam mo niyo naman ako mga best ko, pag napapakitaan ako ng, ay, tangina, ang solid tong taon to, which is yun nga, na witness ko. So, ayun, pasuyin naman ako ng phone ko. Papakita ko sa inyo mga bese ko, ah. Ito, meron po akong mga conversations, screenshots, ganyan. Lahat naman meron ako, eh. Alam niyo po ba na yung anak ko, nung pinakita ko sa kanya yung bahay na sinabi sa akin at pinangako sa akin na December 2020 daw, ay lilipat daw kami doon. Sabi niya sa akin. Tapos, syempre, yung pamilya ko, miniting ko, ganyan-ganyan. Syempre, para sa pamilya ko eh, di ba? Ganon-ganon, para sa pamilya ko. Masaya ako. Dumating pa sa point na yung unang meet namin, si-share ko lang din sa inyo. Pauwi ako, umiyak ako kay Rob. Sabi ko, ang galing, kasi may mga taong ganito, isipin mo yung tutulungan ka. Ano, kasi alam nila yung buhay mo. Ang galing naman. Syempre, hindi naman tayo laging meron. Di ba? So, anong nangyari? Wait lang, asan na yun? Saan na yung video? Ito. Papakita ko lang sa inyo. May video kasi dito si Tyrone. Ito yung picture ng anak ko. Yan, nakikita niyo ba? Umiiyak siya, di ba? Kasi yung umiiyak ko, pinakita ko sa kanya yung bahay. Pinakita ko sa kanyang bahay na ipinangako sa amin na, oh, dito kayo Toro family para maayos kayo, hindi kayo watak-watak, hindi kayo iba-iba ng lugar. Ito ang anak bahay na natin yan, ba't ka umiiyak? Ba't ka umiiyak? Sabi mo kay Mami, malungkot ka ba? Eh, ano po nararamdaman mo? Ba't ka umiiyak, anak? Magkakaroon tayo ng ganitong bahay? Oo, kung magkakaroon po tayo ng ganyang bahay, ba't ka umiiyak, anak? Mami, babayaran mo po ba to? Babayaran ko po yan, anak. Magkano ibabayad mo dito? Magkano po ibabayad ko? Opo. Piso. Mami! So, ayan siya hanggang sa dumating sa point na. Ibabayad na tayo. Ibabayad na tayo. Ibabayad ko. Thank you ka doon sa tumutulong kay Mami, ha? Ha? Magpakilala ko sa'yo yung tumutulong kay Mami na para mag-get yung house, ha? Mag-thank you ka din doon. So yun, hindi ko alam kung narinig yun ng clear, pero umiiyak yung anak ko, naiiyak din ulit ako. Kaya naiiyak ako nung New Year kasi sa wakas, natupad ko yung gusto ng anak ko na magkaroon kami ng swimming pool sa bahay. Huh, wait lang, akala mo lang ako, ayoko umiiyak eh. Umiiyak siya kasi, Mami, thank you. Thank you, magkakaroon tayo ng gantong bahay. Mami, thank you. Sabi ko, anak, ipapakilala ko sa'yo, tutulong sa atin na magkaroon tayo ng gantong bahay. Ha? So ako parang, thankful ako. Parang ang galing-galing naman. Hanggang sa, yun na nga, going back. Naalala ko na naman, sorry. Going back, naging close kami, naging okay kami, naging
clear ang lahat na, ah, sige, tulungan kita. Post kita sa social media. Lahat po ng collaborations ay hindi po ako binayaran, kahit piso. Wala pong ganun. Kasi pag ako noong time na yun, lalo ng time na yun, kasi wala pa akong management talaga na legal na okay. So ako, tulungan kita. Sige, up ko to para sa mga ibang negosyo mo, ganito, makatulong ganyan. So hanggang sa sobrang okay kami. So, again, ups and downs, magkakasama kami, kwentuhan. Wala po akong idea sa kahit na anong transaksyon, yung mga nagkumakalat ngayon na scammer, na pinopromote ko ay scammer, na kasama ako dyan sa ganyang mga illegal na sinasabi nyo. Wala akong alam. Pero nagkaroon po ng pagkakataon na napag-usapan po nila ni Rob yung sa money. Then si Rob sinabi niya, uy, meron daw si inay, ganito, yung 1M mo, tutubo ng 50K a month, tapos after a year, babalik as doble. Mag-invest ka sa kanya. So ako naman, ay, tawag dito, ay, totoo ba yun? Ganun. Sabi niya, be, ayoko kasi ma-involve ka sa pera, pero kung gusto mo, tuturuan kita, ganito talaga yun. Sabi niya, ganito gagawin mo, ganyan. Hanggang sa may nakausap ako, sabi niya, that's too good to be true. Walang ganong investment. Tapos babalik ng ganon, walang papeles. Masyado nakakatakot yung ganyan. Sabi niya, ikaw ang pera mo, ginaganon mo, pinaghihirapan mo para sa family at sa anak mo. Mag-ingat ka, Tony. So ako, wag na muna, ayoko muna. But si ate, nainganyo. Nagbigay po siya ng 200,000 pesos kay inay Mary Ann. Then after nun, ang ginawa po ni inay ay magkakaroon ka ng, parang magkakaroon siya ng 15,000 a month, tapos after a year, parang ganun, babalik daw, doble. So si ate parang, ay sige, nay, siyempre nagtitiwala kami, close kami. Hanggang sa yon sabi ko, ano nangyari? Binigyan siya ni inay ng phone. At yung phone na yon iPhone 12 yon pero 64 gig, at nagamit ko na rin yon. Pinahiram niya, tapos pinahiram lang din, hindi naman niya ginagamit. As after nun, ano, wala nang ano si ate na, ano nanay, message na siya ng message, nay, ano nanay, biglang yun, wala, sabi niya, Marie, ano pa, mag-antay ka, ganun lang. After 5 months po, nabalik ang 200,000 ni ate. After 5 months, ng buo ah, at ang, kaya pa nabalik yun, kasi pumunta pa si ate kila inay para, nay, kailangan ko talaga yung pera, walang-wala na ako. Talaga nagmakaawa siya. Nay, walang-wala na ako. Inaaraw-araw niyang puntahan. Hanggang sa sinabi sa kanya na, kuha ka nga na ano doon, ang pera doon, bayaran na nga to, kawawa naman to si Marie. Parang ano, parang ha, eh pera naman niya yun, di ba? Wala din kasulatan kung kailan maibabalik, etc. So, okay na ang mga usapan namin. Okay naman ang lahat. Naka-live ako. Good morning. Naka-live ako, Han. Sige, nakat ka na, bilis. Naka-live ako. Sige na. So, ayun. Sorry. So, ayun. Ito na yung importanteng bagay na gusto kong sabihin sa inyo. Ako rin po ay isa sa mga galit kay Mary Ann dahil may nangyari po na hindi ko nagustuhan. Ganon. Sobrang sumot naman lahat eh. Wala naman kami involved sa pera. Puro lang kami friendship. Dumating na sa point na lahat ng, ang dami niyang pinangako sa akin, wala pong natupad kahit isa. Wala din po akong kahit na anong hiningin pera sa kanya, wala po, walang ganun. Hindi totoo yung mga pinupost sa akin na nampepera lang ako, na kaya lang ako sumabi dyan kasi nung panahon na meron, nandyan ako, hindi po ako ganun. Kilala niyo ako, tangina, maguhubad ako, magpuputa-puta ako dyan, pero never akong lilimos na pahingay akin na ganito, hindi ko po gagawin yan. Kaya kong dumiskate sa sarili kong, alam mo yun, kakayanan, sa sarili kong okay. Alam niyo yun. So, eto na. Galit po ako sa kanya kasi nabiktima niya po yung kaibigan ko. Hindi ako nandito nagla-live para makipag-away sa kanya. Pero, for the people to know, na isa rin po ako sa inyo, nagalit din po sa kanya. Dahil, yun nga, pati yung kaibigan ko ay nagka-problema sila. Di ko alam kung paano sisimula kasi ang bigat nung nangyari. Okay, ganito. Sa mga nagtatanong po, ay hindi, clear ko. Sige, simulan ko ng ganito. Kasi hindi ko alam eh, sobrang kagigising ko lang ha. Meron po akong kaibigan na sobrang mahal na mahal ko po at ayaw niya pong banggitin ko ang pangalan niya, live or sa public. Ayaw niya po. Actually, kaya ako din to ginagawa dahil para sa kanya. Kasi mahal ko siya at alam ko nasasaktan siya ngayon. Kasi tinuro niya rin na inay, si inay Mary Ann. Isa siya sa mga
close na kaibigan ko at sobrang mahal na mahal ko. Nagtanong siya sa akin, be, bebenta ko kasi yung resort ko, bebenta ko yung bahay ko sa ganito, may kakilala ka ba? Yung inay mo, ganyan-ganyan. Kasi laging ang flex sa FB, may pera, mayaman, etc. So ako naman, oh sige, eto yung number, kayo na mag-usap. Tiwala ako eh, di ba? Wala kami problema, masaya kami magkakasama. Then biglang nagulat na ako, lagi na sila magkasama, nandun na lagi sa kanya. Tapos biglang sinabi sa akin ni inay na, oy, binili ko na yung resort. From ano, nagpirmahan agad kami, 10 million, naginawa akong 8, ganyan-ganyan. Ay, yung bahay niya sa ganun, 5 million ko lang makukuha. So ako naman, ah talaga, okay yung ano nyo, ay sayang. Alam mo kung ako, ang dami ko talagang pera, ganyan, gusto ko din ng ganyan, etc., etc. So ito na, nagpunta ako sa kaibigan ko, sa Batangas. Ayun yung vlog ko, mga besi ko, na sinasabi nyo na, syempre for the vlog, si Tony Fowler pinost yung ano, yung resort. Kiklear ko po ah, na nung pumunta ako doon, tinanong kay kaibigan ko, nagbayad na siya sa'yo? Talagang sa kanya na to? Sabi niya, oo, nagbayad na siya. Ah, okay, sabi ko, ah talaga, eh di ako naman syempre, unay, tulungan kita sa resort mo, i-vlog ko to, para may mga mag-ano din, may mga pumunta, may mga mag-ano, magpa-reserve, may mga ano, etc. Ngayon, pagkapunta ko doon, vlog-vlog ako, etc. Ganyan-ganyan, ito, ganyan-ganyan-ganyan. Syempre ako parang, nung tumagal, okay naman lahat, okay lahat. Hanggang sa after ilang months, tumawag sa akin yung kaibigan ko, umiiyak. Hanggang sa nakita kami. Kinuwento niya sa akin lahat. Hindi ko naiisa-isahin ang mga bagay-bagay. Pero, ang ginawa po niya ay, puminuma po siya sa isang papeles na alam na pinunit naman daw ata. Hindi ko alam eh, napapirma niya yung kaibigan ko. At, nahikayat po yung kaibigan ko na mag-invest ng 3 million pesos. So, 3 million pesos po to, nagbigay po yung kaibigan ko. Una, 2M, tapos 1M. Hindi ko alam masyado, pero yun po. At ito po ay isang malaking katotohanan. Hindi po ako nangaaway hanggat maaari na. Rumerespeto ako kahit ganito ako kay Marian kasi rumerespeto ako sa nakakatanda. Pero, nagbigay po yung kaibigan ko ng 3 million. Ganun din. Magkakaroon ka ng monthly, tapos babalik sa'yo. Kasi may mga investors tayo, etc., etc. Ang pangako niya ay last year pa, na nababalik ng Burmans, hanggang ngayon wala po nabalik kahit piso. Lagi lang yung sisenda ng, may kausap ako, nagbebenta ako ngayon, nag-live ako, at saka na nakastress ako ngayon, na-hospital ako, may ganito yung mata ko, may ganito yung puso ko, ang dami pong screenshots. Sobrang daming screenshots. So ako, syempre parang, ano na to? Hindi ako nagsalita. Kasi ayaw na kaibigan ko. At hanggang ngayon, ayaw niya magsalita ako. Ayaw niya tulungan ko siya magpatulfo. Ayaw niya na kahit anong action kasi umaasa siya. Kasi sobrang naging close sila. Hanggang madaling araw, umaga, mag-uusap kayo, kwentuhan kayo about sa buhay. Paano mo itatapon yung ganun? Paano ka maniniwala na putang ina? Mapupunta sa lahat ng, diba, ng ganito? So ito na, para makita niyo ah. Ayan. Wala akong, ito, tawag dito. Lagi siya nag-message sa akin noon, okay, na ito nga halata, kasi nalagulat ako, na ganyan. Tapos, send ako ng picture, hindi na kami tulad ng dati. Ano ako, kapastress, contact sila. Tapos, send siya sa akin, I miss you, ingat kayo, ganyan. Hindi na ako nag-reply. As hanggang sasabi niya, hingi ako ng tulong, ganyan. Hanggang ngayon po, hindi niya naibalik. Meron siyang binigay, yung sinasabi niya na nabigay siya ng Rolex. Pero wala pong papeles. Binenta na kaibigan ko, mabot ng 100,000. Yun lang. So, pero sa 3M, papaano po yun? So, ang point na kaibigan ko, asa na investor, ako kakausap, ako gaganito, ako gaganyan, ako ang haharap, sabi na kaibigan ko. Ngayon, ayaw niya. Hindi, basta mag-antay ka lang. Pangako, December. Pangako, January. Ano eh, ang dami ng pangako, pero lahat po yan ay may record, voice record, na totoo po ang sinasabi ko. Lahat po yan ay may, actually, pati yung video ko, naka-record. At lahat po ng usapan nila ay naka-screenshot. So, hindi po ako nagsisinungaling na may nangyari pong transaksyon na nasa kanya po ang 3 million ng kaibigan ko. Okay. Hanggang sa September 12, nag-message po rin siya sa akin. Hindi na nga ako nag-ano. Sabi niya, hindi nga ako ng tulong, hindi ko na kaya. Baka pwede mong ibenta sa'yo yung ano daw, yung diamond. So, ako naman, hindi ko pinansin, ganyan. Eto pa, anak, ganyan-ganyan, napag-usapan namin sa kondo kasi ngayon niya lang napuntahan. Eto, ngayon nag-message sa akin si inay, ayan na, may screenshot. Hi, nak, ngayon lang nakarating yung sagot mo na kahit kailan hindi mo na ako makakasama. Ang sakit, be, kasi sa statement mo, pinatatawanan ako sa kampo ni FLM. Mahal kita, alam mo yan, it's okay. So ako nag-reply ako, putang ina, mahaba to, pero babasahin ko.
Sa mga interesado, sige, makinig kayo. Pero kung di naman kayo involved, pwede hindi na kayo manood. Sabi ko sa kanya, after nang matagal na buwan, iniwasan ko na siya at hindi ko siya pinapansin at nagtitimpi lang ako kasi yung kaibigan ko, nakuha na ng 3 milyon at hindi pala totoo na binayaran siya sa resort. Walang 10 million, walang 8 million, walang ganon. Wala pong ganon. At isa po ako sa mga naniwala kasi sinabi daw sa kanya, ni inay, sa kaibigan ko, na, ano, huwag mo sabihin kay Tony, ha? Kasi baka mainggit yan yan. Wala ba iinggit? Diyos ko po. O ano lang meron, tsaga-tsaga lang tayo. So anyway, ganyan. Ito yung sabi ko. September, ano to, November 8 last year lang po. Wala akong pinakitang masama sa inyo. Naging mabait akong anak at maayos ang pakikisama ko. Nung lumalim ang samahan natin, wala akong ibang ginawa kundi ilayo ka sa mga taong alam ko masaktan ka lang. Ginawa ko lang ang pangako ko sa'yo na tutulungan kita sa social media. Tinabunan ko lahat ng issues kay FLM kasi mahal kita. Inilayo kita sa ganong issue para hindi ka naatakihin ng depression mo. Unang pagkikita natin, umiyak ako pati anak ko sa ipinangako mo sa amin na bahay ng pamilya ko. Hindi man nangyari at umasa kami sa dami ng pinangako mo. Kahit pag ibang bansa na never namin hiniling at ikaw pa nagpilit, wala kang narinig sa akin dahil sabi ko nga, hindi naman mahalaga yun kasi nagmamahalan kami, pamilya kami. May panahon na down ako sa buhay ko at nandyan ka at salamat doon. Alam mo yan kung gaano ako ka-thankful sa inyo ni Itay sa panahon na kailangan ko ng emotional support. Okay na ang lahat pero pinili mo pa din bumalik sa issue ni FLM. Doon na ako umiwas sa'yo na ilang beses kong ipinakiusap na itigil mo na. Kasi hindi nakatulong sa kanya. Naapektuhan ng buong pamilya ko sa putang inang FLM issue na yan. Sinabi ko talaga to, nananahimik na lang ako kahit nasayang lahat ng effort ko sa paglinis ng pangalan mo kasi alam ko naman na hindi ka ganun. Hanggang sa pinakilala ko sa'yo ang kaibigan ko, sunod-sunod na pagsinungaling sa akin na nagbigay ka ng pera kay Dang, sabi ko na yung pangalan, sa resort, etc. Wala tayong problema sa pera and I trust you kaya masaya ako na masaya si, na meron siyang inay na matatawag. Pero ginago mo, inutangan mo, at ngayon hindi pa binabayaran. Lubog na lubog ang kaibigan ko. Hindi ko makakalimutan na hinayaan mo akong tumira sa kondo mo ng 3 buwan. May utang na loob ako, pero hindi ko maintindihan bakit kailangan mong ganunin yung kaibigan ko. Saan mo dinala yung pera niya? Nakwento ko na sa'yo si ganyan at sinabi ko sa'yo mahal na mahal ko yung taong yan dahil yan ang unang taong tumulong sa akin para magkabahay ako. Totoo yun. Pero ginanyan nyo. Hindi ko na kayang humarap sa'yo. Sa dami na nag-message sa akin na gusto ko ipatulfo, iiwas ako. Hindi dahil sa iniwang kita, hindi ako ganun. Dahil sa ginawa mo kay sa ibig ako, yun ang dahilan. So yun po ang dahilan kung bakit ako umiwas sa kanya. Tandaan, at tas nag-message siya pa ako, tandaan ang pera kikitain pa, pero ang kahiyan pang habang buhay yan. Isa pa, narinig ko yung convo nyo. Rinig na rinig ko. Keme, ang pangalan na kaibigan ko. Anak, sa'yo ko lang naramdaman ng na isa akong ina. Si Tony, PM lang naman yan. May voice record ako, kaya wag mo na akong tawaging anak. Tama na kaplastikan mo sa akin. Wala akong pinakitang pangit sa'yo. At lalong-lalo, hindi ako tulad ng mga nakakasama mo kahit kailan. Hindi ako humingi ng pera sa'yo. Ayan, kiniklear ko yan, mga beso ko. Convo namin yan. Ang sabi lang sa akin, nak, yung kay ganyan, humingi siya ng pabor sa akin. Siya nagsabi, so bakit ako? Hindi ako nakipaplastikan sa'yo. And alam mo yan, ngayon nag-out ka kay Dang. Siya nagsabi sa akin, ayan. Pangalawa, nasa investor ang pera niya at nakapaghulog na ako. Pati ay yung Rolex nasa kanya. Unang-una, hindi ko siya inutangan. Siya nagusang magpumilit na. Ibang kwento na punta sa'yo. Umiwas ako sa usapan na yan. Hanggang sa ito na, kasi mga besi ko, hindi naman tayo tanga. Kahit ako, wala akong alam sa kalakaran na yan. Dapat kasi, pag may investors, may pera involved, may contract, may mga papeles, yan dapat legal. Diba? Para kung gusto mo i-pull out, maging maayos na proseso. Ang problema kasi, kaya nahirapan yung kaibigan ko. Bukod sa tanga siya, mapagmahal siya masyado, umaasa siya hanggang ngayon, nababayaran siya. Eh pangalawa, wala pong papeles na napirmahan na, ito ah, tinanggap mo yung pera, babalik dapat ng ganito. Kapag hindi, may pull out ng ganito. Yung legal, wala pong ganun. At alam ko, marami po nag-react ngayon, kasi hanggang ngayon, ganun po yung inireklamo ng mga tao na same ng sitwasyon ng kaibigan ko. Kaya po ako galit. Naka 1-year contract, yung pera niya lumabas kay... Ayun, nakawa niya contract ang pera niya nang lumabas kay FLM Tang and naipa-pull out. Saan ko kukunin yun? Yung resort, kahit hindi gumagana, ako nagmamanti kahit binatawan ko mga tao. Never ako nakipaplastikan sa'yo. Ayun, niya. So, ang sabi ko, kung meron kayong contract, asan na? Bakit mo kailangan magsinungaling sa akin na nabayad mo ng 10M ang resort, ni piso wala pala. Walang pumapasok na pera sa resort. After ko mag-vlog,
binasa pa natin ang daming nag-inquest sa resort, pero sabi mo ayaw mo kasi baka mababoy mo kang mahirap ang mga nagchat-chat. Totoo to. Ang daming, ano dito, ang daming patunay. Well, and lastly, rinig na rinig ko mismo, kausap mo si, si Tony, hindi ko na may anak. So, dinidiin ko yun kasi gusto ko mag-experience siya sa part na yun kasi kahit na paano, nakatatuo yan eh. Mahal ko yan eh. Basta ako, quiet lang ako, busy ako na mag-asit sa buhay. Lahat na nag-PM sa akin, tinatakot ako, idadamay ako, papatulog ako. Sinabihan ko nang hindi ako natatakot dahil wala akong kinuha kahit kanino. Hindi ako natatakot na masabihan na ang nanay ni Tony Fowler scammer dahil kahit anong balibaliktad, wala akong kinuha na kahit na ano, kahit kanino, lahat tinrabaho ko. Yan po yung mga chat ko sa kanya. Hindi ako makikipag-away sa'yo, marespeto akong tao, pero please pakibayaran si... Ilang beses mo nang sinabi na may darating kang pera, pero... Pera niya yun, pakiusap ko lang, ibalik nyo dahil naawa na ako sa kaibigan ko. Hanggang sa nagsend siya na kung ano-ano, may kausap daw si Itay, ganyan, etc. Tapos hanggang sa ano, ito yung yung huli niyang message sa akin kasi hindi ko siya nireplyan eh. Dito ako nagulat, after all. Pakiusap ko lang sana, if ever i-vlog ulit anak, new management na lang, baka kasi magka-issue pa na hindi kaya ng utak ko, mas lalong marami maapektuhan. Thank you, maraming salamat. Kasi ang balita ko ngayon, tumatakbo siya sa, hindi ko alam po saan lugar, saan palok ba to. So, may message niya sa akin na ganun eh, na po pwedeng ano, kasi baka maapektuhan yung pagtakbo ko kung nagsalita ako. So, yun mga besiko ko, ang haba na itong live ko na to. Gusto ko i-clear na wala po akong kinalaman sa pag-i-scam kung may nangyari ganyan, pero sa kaibigan ko nangyari po. Kung talagang totoo na madami kayo at marami kayong naapektuhan at totoong nakuhanan kayo ng pera, pwede po kayong humingi kay Tulfo ng tulong. Lalo na kung madami kayo nagre-reklamo. Pinupush ko po kayo. Kasi, yan ang legal na paraan. Yung kaibigan ko, natatakot siya. Kasi meron siya mga sikreto sa buhay na nalaman ng aking, ayun nga, ni Mary Ann, na parang natatakot siya na, ala, bakit ganito, bakit siya ganyan. Pero hindi naman dapat gamitin mo yung madilim na nakaraan nung tao para lang takutin mo dahil hindi siya makapagsalita. At saka umaasa talaga siya. Iyak siya ng iyak. Inaatake siya ng anxiety. Iyak siya ng iyak. Kasi ang punto niya parang isang plato na lang sila kumakain. Magkakasama sila. Diba? Parang paano mo magagawa to? So kaya po ako umiwas sa kanya. Again, hindi po siya nakapirma sa aming management. Tinulungan ko lang po sa social media kasi ang dami tinutulungan tao. At nakita ko yon nung time na yon. Hindi ko alam kung saan nagagaling. Hindi ko alam kung propaganda lang yon. Hindi ko alam. Lahat ng mga lumalabas ngayon, wala po akong alam sa inyo, connection sa inyo. Hindi po ako nakinabang sa kahit na anong perang pumasok sa kanya. So, ko po clear yun. Sana maalis po yung pangalan ko sa kanya. Magpumadikit, lalo na ang Toro family. Hindi po namin gawain na mangingin ng pera sa iba. Hindi po namin gawain yun. Pagkatrabaho namin, pag-iirapan namin, pero hindi po ganun. So, yun lang. Gusto ko lang i-clear na lahat po ng collaborations, ate ko po, gamit na gamit, pinaikot na pa yan sa Batangas, nagbabato-bato sila ng candy, pang-promote-promote, lahat, sa Sampaloc din, di ba, umikot sila. Sampaloc din, nag-ikot sila ni ate, noong time na yun, lumalayo na ako kasi parang may mali na yung sa kaibigan ko nga, nararamdaman ko. Tapos, lahat po ng collab, lagi niyang gusto ipa-vlog, pinapa-vlog niya na, oh, restaurant ko to ha, i-vlog nyo, ganyan-ganyan. Vinlog ko nga rin yung condo eh, kung asan ako tumira for 3 months. Sabi niya, ipapamana niya sa akin, ibibigay ko yun sa'yo. Itong resort, i-vlog mo to, akin to. Lagi niyang gusto ipa-vlog. Pati yung bahay sa Batangas, gusto niya i-vlog namin na ipapamana sa amin. Sabi ko, wag ganun kasi pagkasinungalingan ang hirap. Pero yung kondo talaga, pinangako niya, ibibigay ko yun sa'yo, i-vlog mo. Oh, sige, sige, nay. Sabi kong ganun. Eh ako naman, nung time na yun, parang, oh sige, bahala na, basta tulungan kita. Pero wala po ako nakamkam kahit piso. Wala po akong napakinabag sa kanya na sinasabi ng mga tao na nung kalakasan ng pagsascam niya ay nandyan ako. Hindi po yung totoo, yung kumakalat na sinasabi din ni inay sa iba na siyempre, nung marami akong pera niya sila Tony, tapos nung ano, nung time na wala na iiwan ka na, ganun, hindi po, umalis ako sa kanya dahil sa kaibigan ko. Na umaasa ako, sana ibalik mo yung pera na kaibigan ko. Kung nasa investor yan, pwedeng kausapin ang investor, ibalik na. Viral ka na, ang dami na nagereklamo sa'yo. Hindi isa, hindi lang isang tao at hindi lang kaibigan ko yon, ang dami na. At kay Mary Ann, hindi ka na natawaging inay kasi sobrang plastic mo. Wala din akong planong awayin ka. Pero gusto kong tulungan yung kaibigan ko na sana mabalik yung pera niya. Yun lang naman yun eh. Maibalik lang yung pera niya. Ibalik mo kasi hindi yan sa'yo. So kung may mga tao na nakuhaan ka din ng pera,
ibalik mo. Kasi hindi yan sa'yo. Kung hindi mo maibalik, at sinasabi mo na sa investor, eto na, viral ka na, ilabas mo na investors mo, ipakiusap mo na sa kanila, ano bang transaksyon yan? Lagi ka nagpapakita ng mga resibo na maliliit na bagay, eh, million-million na sa'yo. Ngayon, kung para malinis yung pangalan mo, ibalik mo na lang sa kanila para matapos na to. Ako ayoko mapag-awas sa'yo kasi may respeto ako sa nakakatanda. Lalo ang dami mong sakit, hindi ako para mag-hate. Basta lumayo ako sa'yo, pero yung kaibigan ko, maawa ka. Maawa ka sa mga tao nag-invest sa'yo. Kasi pera nila yan, hindi mo pera yan, ibalik mo. Sa, kung wala man sa'yo yung pera nila, saan mo dinala yung pera? Saan? Yung mga lumalabas na issue na hindi naman pala yan sa kanila yung bahay na nag-rent lang din sila. Totoo. Sinabi mo rin sa akin, bahay mo yan, nabili mo 2 million lang kasi nalugi yung Chinese na nag-gamble-gamble, etc. Na sa casino ka nag-work, na ano ka. Yung mga lumalabas, totoo, kinawata niya rin sa akin yan. Mga best go, wala po. Wala pong ano. Wala akong idea. Hindi niya rin pala bahay yung nakarent lang. So ako parang, ano ako eh, narinawan ako after all. Masaya ako na hindi ako na dengoy o na-apek na, alam mo yon. Pero ito, nadadawit ang pangalan ko at ang pangalan ng pamilya ko. Again, call out kay Mary Ann, hindi mo pera yan, ibalik mo pera nila. Kung wala kang maibalik na pera, tawagin mo investors. Ngayon, kung walang investors at wala kang maibalik, saan mo din nila yung pera? Yun lang. Ayan, sana makatulong to na makarating kay Tulfo yung ibang mga gustong magreklamo. Ayan, calling out po kay Raffy Tulfo, sir, tulungan niyo po yung mga taong nag-invest ng pera para mapatunayan din. Kasi, di ba din alam, mali mo, totoo naman sinasabi din ni Mary Ann. Pero ako sa side ko, totoo sinasabi ko. Pero mali mo, yung iba dyan talaga nakikisali lang, di naman totoong may usapan sila sa pera. Para maging clear, para legal, para maayos na paraan. Di ba? So, ayun lang, gusto ko magsalita dito kasi gusto ko i-share sa inyo experience ko na ang dami niyang pinapaano sa akin na ito kunyari sa inyo to, ito kunyari sa inyo to. Sabi ko, mahirap ang ganyan. Mahirap, masyadong kasinungalingan, todo na eh. Ang daming shit, ang daming mga ganap, ang dami niya rin mga sinabi na, hindi ko yung sinabi ha, na nagugulat ako. So, yun lang, i-cherish ko yung mga panahon na nandyan ka para sa akin, emotional support. At alam mo na nandyan din ako para sa'yo nung panahon na yun. Emotional support, lagi ako nandyan sa'yo. Wala akong hate sa'yo. Pero ang ginawa mo sa kaibigan ko, ibalik mo yung pera niya. So yun lang, gusto ko lang i-clear. Ngayon, okay na siguro, no? Kahit itag niyo ako ng itag, at least nakapagsalta na ako. Ang haba ng life ko na to, sana naging clear sa lahat. So yun lang mga besi ko, ang dami ko nga kasi kasuhin today. I hope at sana mabigyan ng hustisya yung mga nagka-problema sa pera nyo. Sana maibalik. Dahil kung sobrang yaman ko lang tao, tangina ako na magbabalik para matapos na lahat. Alam mo yun? Kaso hindi ganun eh. Hindi ganun ang buhay. Lahat ng bagay na yan, guys, may consequence yan. Gusto ko tong maging clear. Nag-live ako. Hindi dahil gusto ko lang sumabay, ay, trending, ganyan, hindi. Ang dami ang tatag sa akin nagme-mention. Gusto kong i-share sa inyo yung paniniwala ko. Puta, masira ka na sa lahat. Masira kang maging malandi ka, masira kang may mga pagkakamali ka sa buhay, putang ina. Pero never kang masisira sa pera. Kasi yan ang kaakibat ng lahat. Sinungaling, magnanakaw, alam mo na. So, yun lang. At least napaliwanag ko sa inyo, pasensya na at ito lang ang kaya kong maitulong sa inyo na magsabi din ako ng side ko at makaabot sa ibang mga tao para baka matulungan nila kayo kasi kung ano na-experience yun, na-experience din po namin ngayon. Na-experience po namin, hindi ng pamilya ko ni kaibigan ko. Ayoko na nga banggitin yung pangalan. So, para sa kanya to kasi mahal na mahal ko siya. Hindi ko makakalimutan yung araw na nakita niya ako, pinuntahan niya ako, naiiyak ako. Ito talaga, totoo to. Kaya ako nasasaktan para sa kanya. Hindi lang talaga ako basos sa matanda pag nagagaganito. Yung kaibigan ko, pinuntahan ako dati sa maliit naming apartment ni Rob. Tapos sabi niya, uy, Tony Fowler, kasi siya ka lang nakatira.
Parang nagubat ka na lahat-lahat, ganyan ka pa din. High school friend ko yun, ha. Nakikipagbanatan pa kami dati sa, ano, sa baklaran, sa labas ng simbahan. Ganun kami ka, squash kami dati. Sabi niya, diyan ka lang nakatira? Oo. Uy, may bahay ako. Sabi niya, doon sa may Cavite, ganyan. Tawag dito, baka gusto mo doon ka muna. Una yung in-offer sa akin yung sa Las Piñas, eh hindi ko kaya yung budget kasi medyo maganda yung bahay, medyo mahal siya. So ako naman, ah sige, ito na lang yung sa Cavite. Alam niyo ba guys, tumira kami doon. First 8 months, never niya akong tinawagan para singilin. Binagtatakpan niya ako sa asawa niya na di nagbayad niya si Tony pero wala akong maibigay. 8 months, hindi niya ako sinisigil kahit piso. Usapan kami na bibiling ko yung bahay niya. Pero alam mo yung wag ka dyan. Wala ka man lang, pagpasok mo apartment, kanya-kanyang kwarto. Hindi mo ba naisip, medyo kilala ka? Dito ka sa bahay ko, lipat ka na lang. Alam mo pagkapturo niya ng bahay niya, yung isang mas mura, mas maliit. Yung bahay namin sa Cavite kung saan ako nagsimula mag-vlog. Lipat ka doon, sabi niya. Lipat kami agad ni Rob, lipat kami. Ayun, wala lang tulog-tulog. Tapos pinautang niya pa ako ng 10,000 para lang makabayad ako sa nirerentahan namin para makaalis ako. At saka, pang ano namin, pang Lala Move. So pagkarating namin doon, salamat, ganyan. Sobrang laki ng pasasalamat ko sa taong at sa kaibigan ko na itong ang nakuha ng 3 million ni Mary Ann. Tapos ang sabi ko sa kanya, Bey, wala pa akong pera. Monthly nag-update ako, Bey, wala pa akong pera, Bey, wala pa akong pera. Tapos sabi niya, Bey, okay lang yan pag meron ka na. Ganon siya kabait na tao. Kaya ako, ay, ang bait nito. Yun yung totoong tulong. Hindi man niya ibinigay sa akin. Wala siyang masyadong pinangako. Pero ito, sige, dyan kayo ng anak mo. Dyan kayo magpamilya. Maliit lang yan. Pero pagtsagaan mo na, luma na din naman na yung bahay. Hindi sobrang ganda. Simple lang. Pero sabi niya, at least, itong ibabayad mo monthly, magkakaroon ka ng sarili mo. So ako, sobrang thankful ako sa kanya. Kasi sa 8 months, hindi niya ako pinagbayad, hindi niya ako in-stress hanggang sa nakapag-vlog ako, hanggang sa nabayaran ko yung bahay na yun. Tapos sabi ko sa kanya, alam mo, thank you. Kasi ikaw yung unang taong tumulong, nagtiwala sa akin para patirahin sa bahay mo. At ngayon nabili ko na yung bahay at sobrang saya ko. Kaya naawa ako sa kaibigan ko kasi napakabait, napakabuti ng puso nun. Kaya sana mabalik yung pera niya. Ganun siya, nakasaktan ako sa kanya kasi sino bang tutulong sa atin ngayon? Sa kahit na sino? Sino magtitiwala sa'yo? Sinong basta na lang na, oh, sige, tumira ka sa bahay ko? Kaya nga, akala ko totoo yung sinabi sa akin ni Meron kasi akala ko may mga ganong tao talaga. Alam mo yun, watak-watakas kami ng Toro Farm noon. Nung sinabi ni Mary Ann, nabibigyan niya kami bahay, naiyak ako kasi umiiyak yung anak ko, may pool, ang laki, hindi na kami watak-watak. Alam mo yun, pero kahit hindi na tuloy yun, goods lang ako. Bakit? Kasi may mga bahay na din naman kami. Pero hindi ko makakalimutan yung kaibigan ko. Siya yung unang tumulong sa akin. Nagsisisi ako, ba't ko binigay yung number? Siya kasi nagtanong kung ano ba, pwede ko bang ibenta to sa kanya? Habi ko, marami din kakilala to na mapagibentahan mo ng properties mo. So, nagsisisi ako, parang pakiramdam ko, ako yung naging tulay. Yun yung kaibigan ko, sobrang depressed. Hindi lang dahil sa pera, yung pinagsamahan, yung oras, yung pinakita niyang pagmamahal. Wala akong masabi. So, again, mga best ko, yung resort, hindi yung sa kanya, sa kaibigan ko yun. Ganon. Basta maging ka tayo. Gusto ko lang ipunto talaga na kaya ako galit kay Mary Ann. Dahil sa kaibigan ko, napakabait na kaibigan ko. Sobrang bait niya. At hanggang ngayon, ayaw niyang magsalita. Habi niya kasi para magbayad. Iniisip niya para magbabayad. Inaaway niya pa yung kaibigan ko. Naaaway niya kung ano na sinasabi niya. Ba't kailangan malaman ni Tony, usapan natin to, ganyan. Naaawa ko sa kaibigan ko. So, yun lang mga besi ko. Sinare ko lang sa inyo na yung taong yun ay mahal na mahal ko at iba yung tinulong sa akin. Sobrang thankful ako sa kanya. Pero pag nakikita ko siya talaga, naiiyak ako sa kanya. Sobra. Pagkasama ko siya, parang ubus na yung luha ko sa kanya. Thankful ako sa kanya, ng Toro family, siksika kami doon, pati anak ko, ayan, may ganong tao, may totoong, alam mo, may totoong tutulong na tao, at siya yun. Nalulungkot na ako kasi yung totoong tumutulong, nagagago. Yun lang, sana clear na sa yun lahat. Sorry pa ganon yung kwento ko, ha? Kasi kagising ko lang, bigla akong, alam mo, gusto kong tandaan lahat.
Ngayon lang, wala po akong pinapromote na scammer. Ayan, ang dami na po nagre-reklamo dito, nagkasalita. So yun, sana ano, sana naging clear sa inyo. Yun lang mga besi ko, ang dami ko pang gagawin today. At yun, sana naging clear sa inyo lahat.